Hey guys, magandang araw sa inyong lahat. Once again, this is Lito and welcome back to my channel. So, itong mga nakaraang araw, yung NPC o National Privacy Commission order to take down for online lending companies. So, marahil ay nagtatanong kayo sa sarili nyo na kailangan pa bang bayaran yung utang natin doon sa mga lending company na yun na nagsara na. Okay. So, ganito. Bago ko sagutin yung tanong na yan, guys, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe if ever na magustuhan nyo yung video ito. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion tungkol sa mga bagay na yan. So, magkakaiba. Meron din magkapareho, pero meron din iba na iba yung opinion. Okay, so ganito yung sa akin. Oo. Okay. Kailangan nating bayaran. Kasi, yung utang kasi, inutang natin. So, kahit na nagsara na sila, pwede pa rin tayong magbayad. Kagaya lang yan na pag nangutang tayo sa kapitbahay natin, tapos wala na sila, so, kailangan naman natin, pwede natin silang hanapin, pwede natin i-message, o kaya hanapin natin kung may kakilala kang kapatid niya, magulang niya, o kaya anak niya, na pwedeng doon mo ipaabot yung bayad mo. Tungkol naman dito sa online lending. So, pagka sinabi kasing online lending, meron naman talaga mga payment channel ang mga yan na kung saan ay kahit na nagsara na sila, open pa rin yung mga online account noon. Open pa rin yung mga bank account, yung mga payment channel nila, gaya ng kung ano-ano pang PayPal, Paymaya, o kaya mga bank account nila na pwede kang magbayad, pwede kang mag-deposit ng payment. Kasi pag nangutang kasi tayo, yung pera na inutang natin, napakinabangan din naman natin yun eh. So, ginamit din naman natin. Kahit na sinasabi natin na illegitimate sila o marami silang kaso due to non-compliance. So, meron pa rin silang mga payment channel. So, open yan. So, pwede nyong bayaran yung mga utang nyo para at least kahit na nagstara sila, walang konsensya tayo na hindi tayo nagsamantala na hindi tayo magbabaya dahil nga wala na sila, nagsara na sila. So, this coming September 13, 2021, so itong NPC ay nagpatawag ng symposium sa mga non-bank institution. So, kasama na rito yung mga money transfer, remittance company, saka mga online lending. Yan, kasama na yan. So, yung symposium na to para ma-discuss yung mga non-compliance ng mga lending company at saka yung mga kailangan nilang i-comply para makapag-operate. So, sa hundreds of online company na nasa Pilipinas ngayon na nag-ooperate, so, apat lang yung pinasara due to non-compliance. So, kung makikita ninyo, sinasabi nila na non-compliance. So, pag non-compliance, ibig sabihin, and illegitimate sila. So, non-compliance, hindi sila nag-comply ng mga requirements. Hindi sila registered. So, yung solusyon lang dyan, pag nakapag-comply na sila, pwede na sila uling mag-operate. So, pwede na sila uling maningil gaya ng nasabi ko sa nakaraang video ko tungkol din dito sa online lending na to. So, yung non-compliance ay yung katapat niyan ay penalties lang.
So, hindi yun forever na ipapasara sila. So, penalties lang yung katapat niyan. Babayaran mo lang yung penalties. Mag-comply ka ng mga requirements. So, pwede ka na uling mag-operate. So, itong apat na lending companies na pinasara, hindi nga pala napasama rito yung mga nagtitext din sa akin na ako yung sinasabing contact o kaya co-maker ng mga nangutang doon sa kanila. So, malamang sila i-open pa rin. So, yung mga kakilala ko dyan na nangutang sa kanila na hindi nagbayad, na ako yung tinitext, wag muna kayong magdiwang. Oh, it's too early to celebrate. Oh, nakabukas pa sila. Pwede pa sila anytime, pwede pa silang maningil. So, mas maigi na bayaran nyo na lang yung mga utang nyo, at least para hindi na aabot sa kung ano-anong mga harassment. Tapos magre-reklamo tayo na hinaharas tayo. So, umabot lang naman yan sa harassment dahil nga hindi tayo nagbabayad ng utang natin. So, sa panghuling part nga pala ng video na to, ipa-plus ko mamaya yung mga yung mga link kung saan natin makikita yung mga news about dun sa NPC, sa mga order ng NPC na yun, o kung ano yung mga lending companies na yun na pinasara. So, okay guys, maraming salamat sa panonood sa video na to. Panoorin nyo yung basahin nyo muna yung mga nakalagay dun na kung anong mga kumpanya yung mga pinasara ng NPC in relation to Data Privacy Act. Okay, so maraming salamat.